Hello world, hello sa mga Pilipinos. Share ko lang sa inyo yung experience ko na first time kong pumunta sa US. So, pumunta ako sa US as a fiancé visa, tinatawag nila na K-1 visa. So, pag na-approve na ako ng fiancé visa ko, so, yung i-share ko lang sa inyo kung paano pag-travel, especially first time nyo lang to enter the United States. So, unang-una, yung ticket flight mo is ready na, tapos yung passport mo, tapos yung visa na nakatatak na sa passport mo, sa Filipino passport mo, papuntang US. So, kailangan within 1 hours prior to your departure, nandun na kayo sa airport. Yung ticket ko kasi is connecting flight. So, yung fiancé ko nakatira sa Nebraska. So, yung connecting flight ko is from Cebu, kasi taga Cebu ako kasi. Tapos, Hong Kong, then Hong Kong to LA, Los Angeles. And then after that, another connecting flight to Colorado, Denver, Colorado. So, una-una guys, pagdating ninyo sa airport, 1 hour departure nyo, nandun na kayo, che-check kayo doon sa counter. Yung allowed sa bagahe guys, pagpunta ninyo dito sa US is 2 luggage na 50 kilos yun. 50 pounds, 2 luggage ang allowed. Yung airline na ginagamit namin is allowed 2 luggage, 50 pounds, and then another one, hand carry for 10 kilogram. So, meron ding pwede kayong mag hand carry, tapos yung shoulder bag ninyo. So, pagpasok ninyo doon sa airport, guys, x-ray nila yung bagahe mo, sa ang luggage mo, x-ray yun. Tapos, diretso ka doon sa anong airlines na ticket mo. So, pagpunta ka doon, mag-wait ka na lang na mag-open sila. Tapos, pagkarating mo doon sa counter nila, yung taga airlines, mag-aas sila ng ticket ninyo, yung passenger ticket, yung boarding ticket ninyo, tapos yung passport ninyo. Tapos pag ano niyan, che-check niyo yung 2 luggage niyo, nung allowed is 50 pounds. Tapos niyan, mag-assign sila ng yung upuan mo. So, pwede kayong mag-request kung anong gusto nyo, kung available siya na nandyan ka sa hindi ka, yung closer ka ba sa bathroom, o gusto mo ba sa gitna. So, ikaw na ang bahala, guys. So, nag-request ako noon nung malapit sa bathroom kasi malayo pa yung flights ko, disconnecting flights. Mahirap talaga. Palagi kang pumupuntang bathroom. So, kaya pinipili ko yung closer to bathroom. So, pagkatapos niyan, guys, pag check-in mo na siya, so pupunta ka, meron kang babayaran na tinatawag nila yung tax, travel tax. So, pag green card ka, yung K-1 visa is fiancé, is green card ka pa. Magbabayad ka ng tax, travel tax. Yung binabayaran ng tax nung panahon na yun, that was 2006, binabayaran ko is ng tax-free is not tax-free, travel tax is 220 pesos. So, kailangan may dala kang cash na Philippine peso, tsaka yung meron ka ding dollar cause just in case something happen sa airport o gusto mong tumawag sa fiancé mo dito sa US, so may dollar ka na meron silang telephone booth. Tapos niyan, guys, magbabayad ka ng terminal fee.
So, yung terminal fee is binabayaran ko dati is 750, yung 2006 pa yun, terminal fee. So, 750 pesos yun. Tapos niyan, kumpleto na ako. So, lahat naka-check-in na yung dalawang bagahe ko. So, pupunta na ako doon sa terminal ko, yung gate ko kung saan nakalagay yung sa ticket ko na terminal na magwi-waiting na lang ako sa airplane ko na tatawag na ng departure time. So, doon na ako sa terminal ko. Kailangan alert kayo guys, hindi kayo yung palakad-lakad. Doon kayo sa terminal gate ninyo nag-aantay. Tapos, nandun na yung hand carry bag mo. Tapos, pag ano na, flight niya, tatawag na yung flight number. Tapos, yung gate number ninyo. So, dun kayo mag-aantay. E, tapos niyan is, pagkarating ko sa Hong Kong, kasi connecting flight ako. Pagdating ko sa Hong Kong, another na naman na check out. Pag-check yung immigration. So, magpapaska dun sa immigration nila na naka yung bag mo na hand carry tapos yung purses mo dadaan sa immigration, naka x-ray yun. Tapos, i-check kanila. Tapos, ang advice ko sa inyo guys, kung meron kayong mga liquid, kailangan maliit lang siya. Tapos yung mga makeup kit ninyo, kailangan nakalalagay sila sa ziplock para makikita nila. Tapos pag meron kayong mga devices, kailangan naka-ready na yun siya guys na lalabas ninyo. Nandun sa may ano sila, yung mga may tote sila na ilalagay yung device para pagpasa yan sa x-ray, makikita nila na ano yun, yung mga devices, laptop ninyo. Cellphone. So, doon. I-separate ninyo yan guys. Tapos, mag-ano kayo ng sapatos. Ilalagay ninyo yung sapatos, yung belt ninyo. Kung meron kayong watch, ilalagay din doon sa x-ray. Lahat-lahat yan guys. Papagpasok ninyo, mag-ano kayo ng x-ray. Pag, yung x-ray, pagdaan ninyo, pag nag-sound siya, meaning to say, meron kayong metal na, or maybe yung ring mo, or earrings or my coins ka. Kung kailangan, wala ka talaga. Mas maganda kasi guys, kung wala kayong belt, yung easy lang, walang earrings, walang watch, nasa bag nyo lang yun. Tapos, pagpasok niya dyan, sa immigration, pupunta ka na naman ng terminal gate mo, kung saan yung connecting flight mo. So, sa airport guys, hindi kayo mahihirapan kasi meron silang map saka yung directions kung saan kayo pupunta yung terminal gate. So, may mga araw-araw sila ito, ganito to. Saan ka na terminal? So, magbabasa ka na lang guys. Tapos, tingnan nyo sa directory na yung flight mo, kung ano yung flight na time mo. Tapos, yung ticket number mo. Tapos, makikita nyo lang yun guys. So, pupunta lang kayo doon. Kailangan mabilis kayo kasi yung connecting flight niyo may oras yan, magche-check-in pa kayo. So pag nandoon na kayo sa ano ninyo, terminal gate, so magwi-waiting ka na naman departure mo. So nandoon ka na sa gate mo, so ready ka na. So yung boarding pass mo, tsaka yung passport mo, pagkapasok mo sa airplane, i-check nila yan, yung ticket i-scan nila. Tapos yung passport mo, titingnan nila. Tapos papasok ka doon. Tapos meron silang yung Hong Kong to ano na yun akin, to US na, Los Angeles, California, yung connecting flight ko from Hong Kong to Los Angeles. So meron na silang assignment set doon guys na nakalagay. So basahin nyo lang kung anong number yun. So doon kayo uupo. Tapos yung check yung hand carry mo, lalagay mo dyan sa above, meron silang lagayan. Mas maganda nasa ano, easy mo lang to access kung makarating ka na sa destination mo, mabilis lang kukunin yun. Tapos yung purses mo, ilalagay mo doon sa upuan,
Yan, ready na. So, yung connecting flight ko, medyo mahaba-haba yun kasi 30, I think it's 26 hours, I guess, yung connecting flight ko. Tapos, pagkadating mo sa ano na, kung malapit na kayong makarating sa destination ninyo, sa tinatawag nila guys na port of entry. So, yun ang port of entry kung saan kayo sa US na dumating yung entry mo. So, kailangan hindi kayo patulog-tulog nung mga 1 hour later before kayo ma-landing. May form na pipilapan kayo guys na tinatawag na custom form. So, kailangan ano kayo, alert kayo. Mag-fill up kayo ng custom form. Tapos, pag-fill up ng custom form, meron silang tinatawag na I-94 form. That's a US records form na patatrack kayo sa pag-entry nyo dito sa United States. So, pipil up nyo yun. At pagdating nyo sa nag-landing na kayo, meron dong yung bagahe ninyo, nakalagay na yun kung saan yun kukunin ninyo yung bagahe ninyo. Kasi ako, connecting flight, port of entry ko is Los Angeles. So, kailangan ko pang kukunin yung dalawang bagahe ko, itatransfer ko doon sa another airlines kasi I think yung airlines ko parang tawag ba yun yung US Airlines? Yan yung airlines ko. Tapos kailangan ko maglipat ng airlines. So, malaki yung terminal guys. So, pagdating yung doon guys, huwag kayong kailangan kayo mabilis at saka alert, saka be present mind all the time. Huwag kayong kabahan. Kasi maglilipat ka pa ng port mo, i-check-in mo yung luggage mo. Kukunin mo yung luggage mo, i-check-in muna naman from para sa last destination mo. At before that guys, yung immigration, pagdating nyo sa US, meron silang immigration, dadaan ka ng immigration, parang interview, magpipingerprint kayo, tapos picture taken, tapos may mga questions sila, bakit ka, anong reason mo na pumupunta dito sa US, may mga question na ganyan guys, so, ang advice ko lang sa inyo is properly answering kayo sa mga questions, direct to the questions. Kung anong tanong, yun lang ang isasagot ninyo, huwag yung pahabain. Mas maganda kung maiksi, mas mabuti kasi parang hindi magkamali-mali kayo. Alert lang kayo, sasagutin yung hindi kayo takot pagsagot. Be your mind na lang. Yun ang advice ko sa inyo. Tapos yung custom mo, i-declare mo yung kung anong yung mga dinadala mo. Sa akin kasi nagdala ako ng, alam mo na, yung dried fish guys, nagdala ako pero inano ko, nilagay ko doon dried fish, buti na lang nakalusot. Kailangan kasi may pagkadating doon sa airport, may mga aso sila na sumisingot-singot sa bag mo kung ano ba yun. So, nilalagay ko yan. Pwede yan guys, tapos yung liquor ko, nilagay ko din doon. Ang bawal nila is mga fruits, yung mga ganyan, fruits, vegetables, mga tanim, bawal yan dyan, hindi pwede dalhin dito. So yan, pagdating ko na okay na, connecting flight, so nagmamadali na ako, lalabas ako doon sa terminal, hindi ko pa kabisado yung terminal. First time ko pa sa US na yung travel ko. So, ang ginawa ko is parang parang may kinakabahan din ako. So, nag-ask ako ng question kung saan ba tong terminal na to. Kasi 1 hour lang yung connecting flight ko mag-start na yung boarding ko in 1 hour pagkadating ko. So, kailangan talaga ako, bilis-bilis. So, pagdating ko sa airlines ko, may nakalagay kasi doon sa ibang lalakad ako, pwede din kayong mag-transit. Pero, natakot ako. Akala ko, yung sasakay ka ng transit, babayad ka noon. Hindi pala. Parang ignorant pa nung time na yun. Kasi hindi mo pa alam, first time yun dito sa yung travel mo sa US, medyo malayo pa.
So nag ano ako la, bilis ako la, bagahe ko, dalawang luggage ko yun ha, tapos yung hand carry pa ako, so kumuha ako ng pushcart nila, umunta ako doon, tapos nakita ko yung finally yung airlines ko, kasi yung tinatanungan ko sa nagtatrabaho sa airport, minsan hindi marunong mag-English, mostly nagtatrabaho din, parang ano din sila ba, katulad natin ibang-ibang lahi. So, parang mix, mga ano sila, hindi naintindihan yung English, so nag-ano na lang ako, very strong determination, kailangan hanapin ko ito. So, nandun na ako guys, so malapit na talaga, nag-boarding, nagtatawag na ng ano mga pasahero. So yung taga airlines ko sabi baka maiwanan na daw ako, so parang napaiyak na ako guys, sabi ko tulungan ninyo ako, first time ko ito, please, kailangan kong mabilis. So sa buti na lang mabait yung taga yung flight stewardess na tumutulong sa akin, yung sa airlines, sabi niya sige ako na ang bahala dito sa bagahe mo, check-in ko yung luggage mo, yung dalawang luggage ko. So, akit ka doon sa elevator, magmamadali ka. So, tingnan mo yung terminal fee mo. So, pag ano ko, ano na ako, takbo na ako. Eh, noong time na yun, nagdala pa ako ng, alam mo na mga Pilipino, ano tayo sa Panama, tawag nito yung religious ba, dinadala ko si St. Joseph yun, nakalagay sa box. So nagtakbo ako sa immigration na naman, pagpapas ka na naman sa immigration, may check naman yung luggage mo, hubarin yung sapatos, lahat, belt. Mamadali na ako kasi malapit na flight ko, mga ano na lang yata yun guys, 10 minutes guys. So sabi pa ng immigration, ano to, nasa box. Sabi ko, that's a statue, the St. Joseph, I am a religious. So they ask question, I said, they gave it to me. I said, my flight is almost there. So I went there and I found my terminal fee. I keep running and running, like, oh my god, I am nervous that time. That experience is, I cannot forget. So I go there, oh my god, at that time guys, all my the passenger at that time na kasamahan ko, nandun na sila sa airplane guys, yung muntik na magsarado yung airplane, ano na, sabi ko lagi ko, hey, ito yung ano ko, pinapakita ko kaagad sa stewardess, yan, oh, ano na, nag-boarding na, so ha, bilisan mo, so ay buti na lang guys, nakaabot ako guys, para yung spirit ko lumalabas, ay ewan ko, yung experience ko parang ano talaga na sobrang tawag nito, nervous ba. Buti na lang at that time nandyan si God na pinoprotektahan ako, nakaano pa din ako sa flight ko. So yun, relax na ako. So pagdating doon na may 2 hours flight pa ako, connecting flight going to Colorado, Denver, Colorado guys. Pagdating ko doon, arrival na naman, yun ang last destination ko, na kukunin ko yung dalawang bagahe ko guys. So kinakabahan na naman ako, sabi ko, saan ko kaya to kukunin yung bagahe ko? Eh, ang ginawa ko guys, yung mga kasamahan ko, kasama kami sa airplane, doon din yun, kukuha din yung mga bagahe, di ba? So, ano lang ako sa kanila, follow lang ako. Tapos, sumakay kami ng transit. Sabi ko, kinakabahan ako guys. Sabi ko, oh my God, wala ako, may ano lang ako, $20 bills that time. Baka sisingil sila sa bayad yung transit guys. Eh, wala pala yung bayad. Eh, buti na lang, may kasama din ako na parang Korean din sila guys, na kaming mga Asian. So, kinakabahan din sila, nag-took kami, sabi niya, baka may binabayaran tayo, wala pala guys. So, yun, sumakay kami dyan sa transit, tapos pababa kami, meron kasing mga araw-araw, ang laki ng airport, para kang mawawala guys, kailangan be aware ka talaga at alert. Tapos yan, tinignan ko yung ano ko, kung saan kukunin yung bagahe ko. Tapos, ganun, ano lang ako, tawag nito,
sunod-sunod lang sa sa kanya. Tapos pag akyat ko sa elevator, meron pala doon na yung mga waiting na nag-aantay sa'yo, na susundo sa'yo, pwede pala sila makapasok doon. Hindi ko alam. Ay, kinakabahan ako. Ay, sa pag-akyat ko sa yung hagdanan, guys, may tumatawag sa pangalan ko. Sabi, Marian! Lumingon ako. Pagkakakita ako, nakita ko yung fiance ko. Nakaano na siya. Kasi March yun eh. Medyo malamig. Malamig na. So, tinawag niya pangalan ko. Parang nabunutan ng tinik, guys, pagkakita ko ng fiancé ko. Kasi, oh my God, at least I did it, I make it. So, excited ako na hindi pala ako nawala. Kasi, alam mo na, US, hindi mo alam kung saan ka pupulutin, di ba? So, yan, nakita ko yung fiancé ko. Sabi niya, Marian, so, I have taken siya ng picture sa akin na yung stolen shot ba, na yung pagkarating ko parang ang happy yung smile ko, guys, nakarating dito sa tenga ko kasi happy ako. Tapos ang nakakatawa, guys, pag dating ko March, malamig yun, yung asawa ko, yung fiancé ko pa pala siya kasi hindi pa kami married. Tapos nagdala na siya ng jacket kasi medyo malamig. Alam mo na, sa Pilipinas pa, ano-ano pa tayo, sandals, style, malamig na pala dito sa Amerika. Buti na lang nagdala siya ng jacket para sa akin. Yun ang first jacket ko dito sa US, guys. Tapos yun, magkasama kami, kinuha ko yung luggage ko. Tapos dumating ako sa US, happy ako kasi start yun, nag-showering ng snow, kunti. So, na-experience ko kaagad yung snow. Parang happy ko kasi hindi pa ako nakakita ng snow. That's my first time when it was March 2006, guys. Tapos, yung advice ko, guys, kung fiancé visa kayo, meron lang kayong 90 days extension na ikasal kayo. Pag hindi nyo yun ginawa, pwede kayong pauwiin sa Pilipinas. So, kailangan within 90 days nakasal na kayo. Tapos, i-remove nyo ang condition ninyo. Tapos, yung card na pinipilapan ninyo na I-94 form, yun, kailangan na nandun siya, guys. O yung I-94, guys, form na pinipilapan ninyo nung sa nasa airplane pa kayo, yung almost na kayo arrival, meron kayong form na pinipilapan, yung I-94, ibibigay nila ulit sa'yo yun. Kailangan nakatago yun, guys, kasi yun ang proof ninyo. Pag nag-apply kayo ng tawag nito, yung state ID, kasi nung dumating ako sa US, 1 week after pagkadating ko, bumupunta kaagad kami sa pinatawag nila na DMV. Yun ang Department of Vehicle na magre-register kayo, nagkukuha kayo ng state ID para meron kayong identification ID dito sa US. Isa yung requirements, ang I-94 form na ipapakita ninyo, that is your port of entry. So, kasama yun sa requirements, kaya kailangan talaga ingatan ninyo yan kasi kailangan yan pagkuha ninyo ng state ID. Tapos yung passport ninyo, requirement din, titingnan nila. Tapos yung address ninyo na may pangalan mo, tinatawag na bill statement na nakalagay yung pangalan mo, tapos with your name and address. So yun lang, guys. So itong video na to, guys, I hope nakatulong sa inyo, mostly sa mga Filipinos out there na pumupunta sa US as a fiancé visa. Ito yung ang experience ko na isi-share sa inyo. I hope nakatulong sa inyo. Kung meron kayong mga questions, magko-comment lang kayo below para or mag-request ba kayo ng mga videos na isi-share ko sa inyo tungkol sa
yung process, paano pag-process yung step by step hanggang nagiging US citizen na ako. So, yan guys, I hope nakatulong sa inyo. Until next, and please, please, and thank you. Don't forget to support my channel and click the subscribe button below and click the likes button and share the video. And thank you. Bye.